Once again, we're live again. Yan. Sino po dito ang excited ngayong gabi? Yun. Ako po ay na-excite po ay kasama po namin ulit kayo ngayong gabi. Ayan. Sige nga po, give the best clap of praise to the King of Kings, to the Lord of Lords, yung palakpak po na para kay Lord. Hallelujah. Sige, palakpakan mo si Lord. Yan. So, before we start po, we will just welcome each and everybody of us na naka-tune in. Yeah, magandang gabi po kay Ate Tina Sumpay, Kyle Almeda from the Philippines, Ron Katunggal, Ray Shermelo, Ray Cabus, Nora Rosel Soriano, yan. Ace Gachon, Lenny Luntok, Jane Francisco Idio, yan. Magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Actually po, excited po kami kasi actually we have a special guest for tonight. And the special guest talaga yun, no? Sino kaya ang ating special guest ngayong gabi? Yan, Kuya J.R. Sager, magandang gabi rin po sa inyo dyan. Yan, nakakatuwa naman ang Lord. Sabihin mo nga, I'm excited! I'm excited. Excited ako! Yan. Baka naman eh, excited ako. Mahina. Sabi mo, excited ako. Excited yan. Ako. Sabi mo, with full authority, sabi mo, ako'y nagagalak. Ako'y nagagalak. Kasi kasama ko si Lord ngayong gabi. Ayan. So before we start, hindi ko na po papakahabaan pa. At tayo po ay mananalangin muna bago po tayo magsimula. Sige po, let's bow our heads and close our eyes. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah. Panginoong Jesus, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat for this night, Lord God. We want to say thank you, Lord God, sa buong maghapon, Panginoon, na binigay mo sa buhay ng bawat isa. We pray, we declare, Lord God, that this night, Panginoon, ay sa'yo, Lord God. You hold the key to our hearts ngayong gabi, and we believe that, Lord, you will do something great. You will do something the best. You will pour out, you will unlock something into our hearts na hindi lamang po, Panginoon, just to have a Bible study, Panginoon, just to tune in, Panginoon, but because, Panginoon, pupunuin mo kami ngayon ng salita mo, Lord God. We pray na ikaw, Panginoon, yung manguna, give us wisdom, knowledge, and even understanding, Lord God, as we hear your voice, as we hear your word for this night. And Lord, ingatan mo ang buhay ng bawat isa. We give the highest praise in Jesus' name. Amen and amen. Yan, sige, palakpakan po natin si Lord. Yan. Palakpakan! Baka mamaya naman eh, yung palakpak. Ay, yan. So, sino kaya ang ating special guest for tonight? Ito pong, sabi nga eh, ang ating pong guest speaker for tonight. For tonight, let's welcome po. Yan, Pastor Von talaga, no? Pastor Von. Brother Von Cabus. Yan, sige, give. Hello. Palakpakan po natin sila. Good evening po. Yan. Thank you po, Pastora Shigaina. Good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po. Bago po ang lahat, tayo po yung mag-utter lamang ng Thanksgiving or anything, declaration or pasalamat kay Lord. Maraming salamat po, Lord. Thank you, Lord. We give you glory, Lord. We give you thanks. Oh, Lord. Hallelujah. Ang tumayo lamang po dito sa harapan at mag-serve para kay Lord ay isang napakaganda, napakasarap na privilege, nakakatuwa, nakakakaba, mixed emotion, ayun na, nandun na lahat. So, tulad nga ng sabi ni Pastora Shigaina, at lahat ng tumatayo dito, hindi na po natin papakatagalin. At ito pong ating Tuesday ngayon na live broadcast is Bible study. At the same time, lalagyan ko na rin muna ng testimony and anything na pwedeng maidagdag. So, ayun, meron lang po akong isang short na maikukwento. Naalala ko po kasi si Abraham, na ang pangalan niya pa noon ay Abram. So, dun sa Genesis,
May una siyang kinausap ni God nung Genesis 15 about doon sa promise ni God na magkakaroon siya ng anak. At yung sa mga susunod na chapter 15, yung mga sumunod pa na wala po diyan pastor. Yung sumunod na mga verses is it took almost 25 years bago ma-fulfill yung promise ni God sa kanya. At along the way, marami pong nangyari. So, nandyan na ang akala niya, yung promise ni God, nung narinig nga ni Sarai, yung kanyang asawa, na nung kinakausap si Abraham ni God, nung nakipag-meet, na magkakaroon sila ng anak, natawa si Sarah. Tapos nung kinonfront nga, ba't ka tumatawa, Sarah? Wala, may imposible ba kay God? Yun. Tapos nag-deny pa rin, di ba? Anyway, kaya ko po ito nasabi, nung panahon na yun, na nakakausap nila, nakaka-encounter nila si God, na sadyang parang close na close si Abraham kay God. Pero yun nga, yung along the way, nagkaroon pa rin ng kay Hagar, nagkaroon siya ng anak, si Ishmael. Tapos dininay niya na asawa niya si Sarah, sabi niya sister, 'di ba? Sabi nga nobody is perfect. All fall short of the glory of God. Kaya binigay niya si Jesus sa atin. So, ang topic po natin for today, actually wala dapat ako ilalagay na topic. Pero sabi ni God, sige, lagyan mo. Ito yung topic po natin is for this Bible study, lifestyle. Yon. Thank you, Pastor. Palipat na ba, Pastor? Yan, lifestyle. Kung bakit lifestyle, kasi actually, ako kasama dito sa pag-aaral na ito. Kasama tayong lahat, wala namang exempted. Ako po'y numero unong kasama dito. Lifestyle. Lifestyle ng alin? Lifestyle, bakit lifestyle? Tignan po natin kung bakit. So, ayun po, yung sa unang verse, dun po natin tignan sa Deuteronomy 31 verse 8. So, sa NIV version, basahin po natin siya. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Napakaganda po, no? Kung ating nanamnamin talaga yung sinabi ni God. Actually, lahat ng nakasulat sa Bible, lahat ng sinabi niya ay mangyayari. Hindi man ngayon, it depends sa kung ano man ang situation, merong instant, merong you should wait. Kung ano yung nakakabuti para sa atin, yun ang ibibigay sa atin ni God. And ito yung inuna ko na verse na inano ko kasi nag-rema talaga sa akin yung the Lord Himself goes before you. Ayun, nakikita natin na bago pa lang tayo humingi, bago pa lang tayo magdasal, bago pa lang tayo Lord, ganito, ganyan. Alam niya na eh. Alam niya na eh. Nandoon na siya. Nauna na siya sa atin eh. So parang ano siya, parang isang parents. So pinadala niya yung kanyang anak sa school. Nung normal pa, nung hindi ngayong pandemic. So nagpunta yung bata sa school, may baon siya, nag-aral siya, umuwi na siya. So yung parents, alam niya na pumasok yung anak niya sa school. Alam niya na kinain niya yung baon niya nung recess. Alam niya na nakinig siya sa teacher. Pero di ba yung ansarap ng feeling na yung anak mo ikukwento, Daddy, Daddy, ako nakasagot nga pala ako sa recitation nung ano namin, nung nagtanong yung teacher. Daddy, Daddy, ansarap ng binaon ko na pinabaon sa akin ni Mami na pagkain. Di ba? Parang ganun din eh, kay God eh.
Alam niya na kung ano man ang nangyari, pero tayo bilang mga anak niya, ang sarap nung kinukwento natin sa kanya kung ano man yung alam niya na, pero ikukwento natin sa kanya, di ba parang mas nagiging close tayo kay God, mas nalalaman natin kung bonding. Ayan, isa sa mga bonding ay prayer. So, tignan po natin dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Ito po si Apostle Peter po ay nagsasalita dito para sa kanyang sa mga elders sa flocks. Be sober-minded. Be watchful. Your adversary, the devil, plows around like a roaring lion, seeking someone to devour. Ayan, ang sinasabi po dito ni Peter, talagang ang kaaway kasi si Satan is talagang ano siya, napakagaling sa panlilinlang. Yun. Sabi dito, maging seryoso tayo na maging watchful tayo. Kasi yung kaaway natin na si devil, nandiyan siya palagi. Naghihintay na masilip yung kahinaan natin. Nag-step tayo doon sa kahinaan natin. Ayun na. Napakagaling niya sa taktik. Napakagaling niya sa taktik. Kasi mag-step ka lang ng kahit kakaunti. Not even a whole step. A quarter or an eighth of a step. Ayun na. Hindi mo nakikita, dire-diretso ka na. Oh, dito ka na. Palihis ka na. Hanggang sa makita mo na yung sarili mo, ayun na. So, lagi yan. Kung hindi ka niya madali dito sa isang bagay, ang pinakahuling gagawin niya sa mga mahal mo sa buhay. Ayan, naranasan ko po yan. Katulad ng nasabi ko po na nakaraan, madaling araw, hindi ko alam. Ginising ako ni God, nag-pray ako. Hindi ko alam kung anong ipag-pray ko, pero sabi, mag-pray ka lang. Anggaan sana, pray ka lang, tagal nag-pray. Friday noon, hindi ko makakalimutan. After ng service, papunta ang aking mga anak sa Burjuman, ang aking bunso ay nag-seizure siya sa malapit sa 7-Eleven. Ayun. Eh kung normal lang na nawala tayo kay God, ay baka pati ako'y inatake na sa puso. Nataranta na ako, pero hindi. Si God ang in charge, He is in control. Ang kaaway, nandyan lang siya para manlin lang. Parang ipapakita niya, oh ito, matakot ka na. Oh ito, oh. Ay, ito, sakit. Oh, wala ka na. Hindi eh. Nililin lang niya tayo. Pag naandun ka, nakakapit ka kay God, naandun ka lagi, paano yung lagi ka nakakapit? Paano yung malapit ka sa kanya? Paano po yun? Ito, sa Ephesians chapter 6, verse 18. Tingnan po natin sa NLT. Si Apostle Paul naman po ang nagsasalita dito. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Pray in the Spirit po. Hindi po, kanina may nagdi-discuss kami ni Pastor. Pray in the Spirit po. Bakit? Kasi si God ay Spirit. So kung magpe-pray lang tayo, nag-murmur lang, nag-utter lang tayo, sino yung kausap mo? Sarili mo. Di ba? Sarili lang natin ang kausap natin. Kailangan in the Spirit. In the Spirit, in a sense, na nandun tayo, na nasa atin ang Holy Spirit at direct na connected kay God. Ay, tuloy po natin. On every occasion, stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. So, hindi lang po yung sarili natin, hindi lang po yung mga kailangan natin, kundi mag-pray po tayo sa kailangan ng ating mga kapatira, ng ibang tao, yung mga needs din nila, kailangan din natin ipag-pray. So, lahat, prayer, yan, isa sa mga lifestyle. Iisipin po natin, ano ba ginagawa natin pagising sa umaga? Maliban sa pag-check ng oras sa cellphone. Oh, check ng oras. O nag-alarm ng cellphone. Yung mga pumapasok dyan.
May tumawa. Hindi, umaga, Pastor. Pagkagising sa umaga, nagising ka, di ba? Nag-alarm. meron siguro na, nagde-devotion mo na. Gano'ng katagal? 5 minutes. Isa po tayo sa mga, kaya kailangan din na, habaan ng devotion. At ako'y medyo maiksi. Pero it's not about the length and everything. It's the content. Yun po yung heart natin ang tinitingnan ni God. Hindi yung mag-devotion ka ng an hour or more than, tapos wala rin naman. Hindi, ano ba sinasabi mo, anak? Hindi naman naintindihan ni God, di ba? It's the heart. Always the heart. Ayan. Ayun nga, pagising sa umaga, pwedeng magmumuga muna, everything, or devotion. It's up to us kung paano yung lifestyle natin. Pero, yung pinaka-pattern, sa umaga, at least, makapag-devotion tayo kay God. Kasi ang pag-pray po, ay pakikipag-usap kay God, pakikipag-bonding sa Kanya. Doon tayo nakakakuha ng lakas. In prayer, we are also praising Him, we are also worshiping Him. Nagiging ganun tayo, di ba? Nagiging ganun tayo kay God, eh. Pag tayo nagdadasal, nagiging close tayo, doon natin siya na-experience. Ano ba yung dapat natin ma-experience? Naranasan mo na ba, kapatid, na minsan ay pagising mo, ay parang napakalayo ni God. Nasaan ka, Lord? Hindi kita maramdaman. Di ba? So, baka minsan ay may gustong ipagawa, ipagawa sa atin si God at nineneglect natin. Ayun, mamaya magtampo si God. Magtampo sa atin. Ayun. Isa pa natin tignan, paano po ba ang lifestyle dito sa 1 Thessalonians 5:16-18 sa ESV. Si Apostle Paul pa rin po ang nagsasalita dito. Verse 16, rejoice always. Rejoice always. Paano po yun? Always. Dumadaan ka sa napakahirap na sitwasyon. Ang hirap, di ba? Ang hirap maging Kristiyano, di ba? Tama? Ang hirap. Sa totoo lang, mahirap. Kaya nga sabi ni God, ni Jesus, kunin mo yung pamatok ko at yun ang gamitin mo para lahat ng mga pinagdadaanan mo na yan na napakahirap. Aminin po natin, mahirap, masakit. Di ba? Noon, ito yung ano ka, okay. Ngayon, tulad ko, I'm on furlough since March. Saan ka pa? Ang wife ko, naka-forlo din. Ayan, may work na siya nung ano, pero ngayon, nag-ano naman siya, another project. Ang panganay kong anak, naka-forlo din. Lahat kami apat na nandito. Glory to God. Pinabayaan ba niya kami? Hindi. O siyempre, aaminin ko, ako'y nakakaramdam ng masakit minsan. Rocky Road, ice cream. Pero, ang kagandahan nun, normal yun eh. Siyempre, masasaktan ka, mahihirapan ka. Ang kagandahan nun, nandyan si God, kukomfort tayo. Nandyan siya para sa lahat ng may experience natin, ay kasama natin siya. Kailan ba niya tayo pinabayaan? Alam eh, laging nasa isip ko. Ayan, laging sinasabi ni God sa akin, anak, kailan ba kita pinabayaan? Magsabi ka. Sige, sabi. Wala akong maisagot. Wala. Kasi napakabait ni God. Although you have to wait sometimes, masakit, yun nga, masakit, mahirap, pero isipin po natin si David. Napakadami niyang pinagdaanan. Napakadami niyang challenges. Bakit ginawa ni God yun sa kanya? Because God is raising a king. Di ba? Ikaw kapatid, baka yung pinagdadaan mo na yan, may gustong ipagawa sa si God na may gusto siyang, ito ka dapat anak, ito. Gagawin kitang manager, gagawin kitang may-ari ng kumpanya. Hindi natin alam eh. Because God's way is not our way. Lagi po nating tatandaan yan. Kung tayo gulong-gulo na, kung ano nangyayari, ano ba? Ang gulo-gulo na ng mundo, ang ano na. Nung nakaraan, kahapon po, naglalabas si Pastor, bago yung washing machine namin.
Bago yung washing machine. Nag-spin na. Ano nag-spin na? Sobrang lakas na umaandar na yung washing machine sa kinatatayuan niya. Bay, gulat na gulat ako. Akala ko, ano na, second coming na. Sabi ko, Lord, itong nangyari nito, eh, it's not a joke. It's not a joke. Tulad nga ng sinabi kanina, be sober-minded, be watchful. Ayan, pray in the Spirit. Ito, ituloy po natin sa 1 Thessalonians. Yung verse 17, chapter 5, verse 17, pray without ceasing. Yung 18 po, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ang tindi nitong verse na to. Give thanks in all circumstances. Di ba? Sa lahat daw po ng pagkakataon, give thanks. At huwag tayong manawa ng magdasal ng magdasal. Hindi naman po sinabi dito 24 hours tayo magdasal eh. Kung habang naghihintay tayo, pray. Kung may ginagawa tayo, pwede naman tayong nag-work, nag-computer, we can pray. We can pray everywhere. Anytime na gustuhin natin. Naalala ko po doon sa old work ko. Ano siya eh? Isa siyang M. Kaibigan ko siya. Sabi niya, Von, sabi niya, how do Christians pray? Where do you pray? Sabi ko, I can pray anywhere. Sabi kong ganun. We pray by the heart. Sabi kong ganun. Wala kaming sinusunod na kung ano man. Basta, kung ano yung inutter sa amin ni God, sometimes we pray for others, sometimes we pray for ourselves, kung anong, anything goes. Sabi niya, even in the toilet, you can pray? Of course! Sabi niya, napakadumi doon na. Sabi niya, in-explain ko sa kanya, it's not about the physical, it's not about the environment, it's all about the heart. Yun. Hindi naman kami nag-argue, pero kasi we respect each other na. Kaibigan ko siya, kaya we can open yung mga ganong, ano. Naalala ko lang that was 12 years ago. Ayun. Yung verse 18 po, ang napakalupit talaga na, ano, napakatindi nitong verse na to. Uulitin ko po ulit. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Diba? For us. Diba? Yung tulad kanina, yung kaaway, talagang nandyan siya. Nandyan lang siya sa tabi natin eh. Nananahimik tayo, biglang, hindi mo maiisip yun eh. Sinasabi niya yun sa atin eh. Kaya pumapasok sa isipan natin, sinasabi niya eh. Oh, gawin mo to. Okay lang yan. Maliit lang yan na kasalanan. Ikaw naman, kung pumatol ka, may susunod na naman. Le-level up ng le-level up yan eh, nang hindi mo nalalaman. Napakagaling niya nga manlinlang. Yung kaaway, laging nandyan. Sabi nga, lagi siya, para siyang leon na talagang umaatungan lagi. Talunan na siya eh. Talunan na siya. Ang ginagawa niya lang, manlinlang. Oh, gagawin ko to dito sa isang tao na to. Tignan nga natin kung ano, kung magfi-fail siya, kung magdadapa siya. Oh, ito. Alam niya eh, kung saan siya papasok eh. Alam niya. Nakikita niya kasi kung ano yung mga kahinaan natin. Pero hindi niya nababasa ang mind natin. Kung ano yung kinikilos natin, nakikita niya. Yun. Kaya nga meron tayong mag-speaking in tongues tayo. So hindi niya alam kung ano yung pinagpipray natin. Yun. At lastly po, dito na po ako magtatapos. Dito sa John chapter 5, verse 17. Jesus said to them, My Father is always at His work to this very day, and I too am working. Si Jesus po nagsasalita dito. Hindi po ba nakakahiya? Si Father, si Abba Father, nag
nagtatrabaho. Si Jesus nagtatrabaho. Siya ang ating Diyos. Tapos tayo ano? Nakita ko po na obserbahan ko at alam kong mag-a-agree kayo sa akin. Sa buong Bible, cover to cover, Genesis to Revelation, lahat po doon, nakita ko ang mga ginamit ni God. Yung mga taong wala. Yung mga walang sinabi, meron pang illiterate, hindi nakapag-aral, merong makasalanan. Diba? Kasi po, si God, gumagamit po siya ng tao, hindi mga perfect na tao, kundi yung mga wala nga, mga yung tinitignan ng mundo na walang alam, na makasalanan, na tax collector, ang tingin ng mundo. Itong mga tao na to, ginagawa, pinili ni God, hindi dahil sila perfect, pero para maging perfect. Para maging inclined sa kanya, naging talagang tutok. Ang isa ko pong hindi makakalimutan is si Apostle Paul. Isa siyang critic. Talagang pinapatay niya ang mga Christians. Pinapersecute niya. Pero ang lupit, di ba? Isang ilaw lang, ilang araw lang, na-twist ka agad. Isa na siyang one of the most powerful na nagkakalat ng salita ni God. Na talagang walang kung paano siya nag-persecute doon nung tinurn ni God. Talagang sige-sige lang, wala siyang inaano, kahit sino ka, kaya na derecho. Talaga kung magsalita siya doon, derecho eh, sa kanyang nasulat eh. Derecho lang, walang pasintabi. Kung magsalita siya, derecho. Kung mag-preach siya, derecho talaga. Walang paligoy-ligoy. At very powerful. Ayun po, ang iiwan ko po. Lahat po tayo, pwede po tayong gamitin ni God. Lahat tayo, meron po tayong place para sa church, sa ministry, in our own little way. Ang kailangan lang po yung puso. Puso lang po. Kung ikaw ngayon, wala kang church na natin na, nakakanood ka, i-open mo yung heart mo kay God. Makikita mo, ma-amaze ka. Mararamdaman mo kung sino si God. Ang kanyang presensya, ang kanyang ninanais, ang kanyang pagmamahal. Lahat. Ayan. So, lifestyle po. Lifestyle ng isang Kristiyano. Always in tune kay God. Lagi lang po tayong kumapit. Bonding moment natin kay God. Ang ating pagdadasal, ang ating pagbabasa. Actually, before, nagbabasa talaga ako ng Bible. Kaso, hindi ako, inaanto ko, ang ginawa ko, nag-download ako ng audiobook. Ayun, pagpapasok ako sa work, pinakikinggan ko. Araw-araw yun. So, anyway, ayun po. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa pag-aaral ng salita ni God. At muli po ay iimbitahan natin si Pastora Shekina para sa ating closing prayer. Ayun, ako na daw po. Okay, let's pray to God. Lifestyle. Let's close our eyes. Father God in heaven, we thank you, Lord, for the privilege. We thank you, Lord, sa mga nakasama namin nag-aral ng iyong salita. Kami po ay sadyang natutuwa, Panginoon, sa iyong salita, Lord, na binahagi sa amin. Nawa ito ay tumimo sa aming puso at isipan.
Nawa ikaw lamang, Panginoon, ang palagi naming papurihan at sambahin. Maraming salamat po sa iyong pag-comfort sa amin, sa lahat ng aming mga pinagdadaanan sa panahong ito. Alam po namin, O Lord God, na anuman ang hamon ng mundong ito ay lagi ka namin kasama at lagi mo kaming ipoprotect, lagi mo kaming gagabayan because we are victorious, O Lord God. At Lord, naway tulungan mo kami, Lord, na hindi kami malinlang ng kaaway, O Lord God. Maraming maraming salamat po. Lahat po ng kapurihan, kapasalamatan. In the mighty name of Jesus. Amen! Amen! Thank you. Yon, sige, yon. Praise God. Nakakatuwa naman po kayo. Glory to Pastor, God. Pastor Von. Kuya Von, ayan. Kuya Von. So ngayong gabi po, ay bago tayo magtapos po, baka meron po kayong mga last na, wala na po ba kayong dadagdag, Kuya Von, or anything? Abangan. Ayon, abangan sa susunod. It's Tuesday, ayan, ni Pamuhay, ayan. So, in behalf po ng Bible study po natin, kami po ay, ayan, kasama niyo po kami, naka-online, naka-tune in po kami. Sige, babati po tayo, Kuya Von, before we end, para tayo po ay, doon na lang, ayan, sige po. Yun, lahat po ng taga-Pilipinas, ha? Kyle Almeda. Kyle Almeda from the Philippines. Kuya Korg, ah, si Chadi. Hello po. Baka may kilala, may mga... Ang aking mga anak. At Castillo Clan, nandiyan po si Miguel Angulo. Ayan, wow. Pamangkin ko, from the Philippines, man. Cavite. At meron po tayong... we have special guest in-house. Also, in-house guest for tonight. Si Brother Marlon. Yeah, Marlon, Brother Marlon, Pastor Marlon. Pastor Marlon and Danica. Ate Danica. Ate Danica. Yeah. Si Ryan. And si Kuya Ryan Makalanag. Future Pastor Ryan Makalanag. Yes. Magandang magandang gabi po sa inyo. Ayun, ang father ko po nandiyan din. Wow. Ah. Praise God. Roy Cabus. Ayan. Yo. Sige. Yung mga si JR. Wow. At ang iba pa po na hindi namin na... Yun. Si Ken, o. Kakatuwa naman ang Lord. Yeah. Sige po, Pastora? Sige po. Kami po ay dito po nagtatapos ang ating pong live broadcast again from MH. Ang ating pong Bible study. Kami po ay bumabati na magandang, magandang, magandang gabi evening po. Evening po. Sa buhay ng bawat isa. Ayan, talaga nga namang nakakatuwa din naman ang Lord. Ayan. So, see you po ulit tomorrow. We have Bible study again. By Pastor Ruel. Ayan. Yes. Same time po, 7:45 Dubai time, 11:45 Philippine time. Amen. Oh. Amen. Ayan. God bless po. God bless po. Click here. Click here. Click here. Click here. Pelpak mo dya. Click here. Ala eh, click here. Click here to subscribe.